Patay doon po sa ano, Tohoku region. Dahil sa kapahamakan na yan, naligtas ka. Marami pa, marami nakaligtas doon na akalain mo hindi nga yung mga bata, may matanda nga na nandun sa laot, yung nakaligtas. Diba? Naligtas sa kapahamakan. So ito, sabi na, deliverance from danger. But in the Bible, especially, deliverance by God from the penalty. Yung penalty, dahil ikaw na po ay masesentensyahan, ikaw na po ay huhusgahan, yung penalty mo ngayon is eternal death because of sin. Dahil nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng kasalanan. So, ibig sabihin, itong ibig sabihin, salvation. Salvation in the Bible is the result of the saving act of God, which means it is the total restoration of a man from his fallen state. Dahil po, may disenyo po ang ating Panginoon. Alam niyo po, doon po sa Genesis, bago nagkasala po ang ating unang mga magulang, Satan at Eva, ang destiny ng tao is forever, eternal life. Walang kamatayan. That's why Satan at Eva for eternity naka-design. So ang tao ay naka-design of forever, eternity. Ngayon, kailangan pong ma-restore na muli. Kailangan muli na magkaroon din tayo na forever, eternal life. Ito ang sabihin nito na restoration of man from his fallen state. So nahulog tayo, nahulog ang tao dahil sa kasalanan. At nung nahulog tayo sa kasalanan, bitag na tayo sa kasalanan, hindi tayo nakaalis doon. So nandun tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Someone will going to deliver us. Someone going to redeem us. So ito lang po ay gawa ng Panginoon Diyos. Dahil sa awa ng Diyos, tayo ay maliligtas. Ang sabi ng Biblia. So for God's salvation, dito po sa binasa naman natin, in relevance sa ating binasa sa chapter 4, na bakit kaligtasan? Una po na naranasan na kaligtasan ng taong ito, ang lumpong ito is kagalingan. So ibig sabihin na, it first heals our wounds, removes our diseases, lahat ng ating mga sakit, karamdaman, yung mga hurts, mga pains natin, takes away yung mga sumpa, all the curses, at ibabalik tayo ng Panginoon sa dating disenyo ng kanyang plano. Yung former state po natin. Dahil ang tao nun ay hindi nakakasakit, di ba? O hindi, forever young. Di ba? Narinig nyo na yung kanta, forever young? Sino bang ano? Who wants to be forever young? Gusto ka rin, forever young, I want to be forever young. Ano, hindi yun, nakakakala nyo. Pinagpawisan ako dahil kumanta lang ako. So, okay. So, ito po ang ating sabihin dito sa ating ano. Dahil po, yung pong crippled man, ang una niya na naranasan is, nagkaroon siya ng kagalingan. He was crippled for 40 years and then he received this act of God, this grace. Una muna is nagkaroon siya ng kagalingan. At pagkatapos lang na nagkagalingan, nagkaroon siya ng kaligtasan. So, kung babalikan po natin sa ating binasa ngayon, ang una po na ipupunto ni Apostle Pedro dito at si John is Jesus is the only way of salvation. Si Jesus lamang po ang tunay at tamang daan tungo sa kaligtasan. Ini-imply po ni Apostle Peter dito at si John na yung pagka-Diyos ni Jesus pagkatapos niya namatay. There is salvation in no one else. Yan po ang binitawan po ni Apostle Pablo dito. Sinabi niya dito sa mga Hudyo, sa mga rulers nito dahil hindi sila naniniwala. Matigas ang kanilang mga puso. But since God has raised Jesus of Nazareth from the dead, and since God has made him head over all the nations, and over all the kingdom, and all the redeemed one, therefore Jesus is now the only way to heaven. And the confession of his name is the only hope of salvation mula sa kasalanan at paghuhusga and the judgment.
Kaya tinatanong ko po sa inyo kanina, mga kapatid, kung sigurado na ba kayong ligtas? Dahil marami na pong nagsasabi dyan na darating ng Panginoon. Naku. Kung kailan ako, sakalang maghahanda. Lumindol, nakarami nito. Naku. Magsisimba na ako ngayon. Nakaraan ng isang buwan, wala na naman. Ato yung mga pangako, nayanig lang naman ako. Naku. Tunay nga ba na ligtas? Nawawala, no? Andap. Alam niyo po mga kapatid, sa talatang ito na sinasabi ng Apostol Pablo at saka si John, na si Jesus lamang ang tunay na daan, dahil ito ang statement na kinaririndihan, kinapupundihan ng mga Hudyo. Alam niyo mga kapatid, kapag tayo nangangaral, di po ba? Kung minsan nakakatanggap tayo ng mga persecution, mismo, alam niyo mismo taangkan nila, yung mga Hudyo, mga Israel, mismo pa sila ang persecutor. Kung minsan mga kapatid, ang mismo mga persecutor natin ay yung mga mahal natin sa buhay. Pinagtatawanan tayo. Kapag ipamalita mo, kapag sabihin mo na si Jesus, kailangan mo maligtas, na kumalapit ng pagdating. Uy, nasisirahan ka ng bait. Di ba? Mismo pang magsasabi ay yung mga mahal sa buhay, ang asawa mo, lalo-lalo yung mga Pilipina na may asawang Hapon. Di ba mga kapatid? Yung mga asawa niyo pala, mga persecutor, na hindi ko may lala, salamat sa Panginoon, na kung may kanyang kasawan, nakakilala na sa Panginoon, praise God, dahil ako, alam niyo mga kapit, napakahirap na baguhin ang isang tao, lalong-lalong ako dito sa bansang Hapon. Praise God for these Japanese brothers and sisters na bago na binago ng Panginoon, nag-response sa calling ng Panginoon na kailangan nila ang tagapagligtas. Dahil gagamitin din kayo ng Panginoon dito sa bansang Hapon. We cannot preach directly sa Nihongo dahil takso kami mag-Nihongo eh. Ang kailangan natin ito yung mga leader, yung mga young generation. Marunong silang magsalita, ipaliwanag sa salitang lingwahe. Pwede pa natin sabihin, oh, kami sa mga masyusti ko na sa hay. Yung mga accent natin, hindi nga ano, diba? Kuminsan nga, Nihongo ka na rin eh. Hatsun. Ganun ba? Kuminsan mag-persecute pa tayo, di ko ba? Eh, minsan, di mo pa naiintindihan niyo pala. Trabaho nga lang, di mo pa naiintindihan eh. Nagagalit ka na. Eh, paano mo maipipreach kaya ng mabuting balita? Kahit yung patutuo mo lamang po, mga kapatid, sa buhay mo lamang na kahit hindi ka nagsasalita, alam nila ay may patutunguhan nito. Iba ang kanyang tinatag, iba ang kanyang karan, iba ang kanyang nasyon, hindi Pilipino. Bakit? Baka mayroon siya ng patungan, mayroon tayong country na mayroon tayong patungan, walang iba kundi heaven country. Amen? In that country, in that kingdom, there is no such Japanese and Filipinese. Wala ding Chinese, wala ding Americanese. Diba? Isang lingwahe natin. Amen? Ano pang gagawin po lang natin mga kapatid? Isabihin natin, pangaral natin, the only way of salvation is no other than Jesus. Ipapangaral natin. Kahit man makamig tayo ng alipusta, pagtatawanan tayo, mamalitin tayo. Hindi nyo ba alam na kahit ang Panginoon sa Kristo, minamalit siya, diba? Nakangaral siya, kinutya siya, minamalit na siya. Ano pang pinapangaral ni Jesus to? Mismo, yung mga Hudyo, yung mga rulers, mga nito, yung mga matatalino. Alam niyo mga kapatid, ang tatawagin ng Panginoon, yung mga hindi matatalino para hiyain yung mga matatalino.